kayo mga teacher. Sino to ang kasiyahan? Kinaalang-ala ko ang kaligtasan ninyo. Kaya naman, siniyak natin na mapapilang ang mahigit sa 1,000,000 mga guro sa A4 Priority Group para sa bakuna. Salamat sa pagpapahalaga sa amin, Director Bean. Dapat ako ang magpasalamat. Dahil sa inyo, may kinabukasan ang ating mga estudyante. Tandaan, pag ang mga teacher na bakunahan, win tayong lahat. Paalaala mula kay Senator Win Gatsalian. Kalipas ang alas 11 na babag. Ano sa inyo? Joel, wait! Adik sa'yo. Awit sa akin. Di ang tawa na sa'kin. Mga kwento, mga tungkol. Tungkol sa'yo. Iyon mo makita. Pare, nag-arrange daw ng convention. Asa naman si Gusi? Nagbabangayan na po ang mga politiko kahit malayo pa ang eleksyon. Halimbawa, napurihan yung partido po ni Pangulong Duterte na PDP Laban. Ang presidente po ng PDP Laban na si Senador Manny Pacquiao binira yung kanilang pong vice chairman, si Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon po sa senador, inaatupag daw kasi ni Cusi ang politika sa halip na pagtunan ng problema po ng supply ng kuryente. Pero nanindigan si Cusi, hindi niya napapabayaan ang tungkulin at araw-araw siya nagtatrabaho sa gitna ng pandemya. Nagugat ang hidwaan ng dalawa matapos pong magpatawag si Cusi ng Lunes ng National Council Meeting ng PDP Laban kahit tutol itong si Pacquiao. Panawagan at tumakbo siyang vice-presidente sa eleksyon sa Mayo sa susunod na taon, 2022. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ito ang tubo ng Pangulo, bakamat pasinabihaya ng Pangulo na sa isang banda ay nakapagsilbi na siya sa bayan. Pabiro namang sinagot ng Malacanang ang pahayag ng grupong isang bayan. Na isang malalang biro ang imot ng PDP Laban kay Pangulong Duterte na tumakbong vice-presidente. Ayon kay Roque, baka ang isang bayan mismo ang isang biro lamang. Yun. Kaya, itatanong natin sa bayan yan ito, mga kapuso. Ano ba sa palagay ninyo ang dapat maging mga katangian ng susunod na presidente ng Pilipinas? Ulitin natin. Take two. Ito po yung tanong, ha? Ano ang tanong? Ito yung tanong natin, ha? Yeah. Ngayong umaga. Yeah, kasi enerhiya pinag-uusapan natin, ha? Energy pa pinag-uusapan, di ba? Anak ng kabote. Ramir!
Alam mo nakabot yung buhay ito. Sabi ko ba, parang mag-iyak ha? Hanap natin ang kuryente kasi nawawala ko lang minsan yan ha? Oo, nawawala kuryente. Ano wala? Di ba nagsinood kahapon na yung interaction? Ano? Tanong ha natin, hindi tumatanong. Sige, bakit tatanong? Background, pare. Pero ano niya, lato ng energy. Lato ng energy. Ah, di ba? Lato ng energy. Lato ng energy. Ito, tanong natin ha, ito nangyayari kahapon o nangyayari na pa yung sunod-sunod ho na brown nut, kakapusang supply, ito. Kapagpakan ba o nagkataon lang? Kapagpakan ba o nagkataon lang na sabay-sabay ha, na nagka-aberya ang mga planta ng yung kasi dahilan, yan ang mga planta ng kuryente, kaya nagkaroon ngayon ng mga brown out. Pare, pakiulit mo kayo. Nalilito ako. I'm sure nalilito yung ating mga taga-subaybay. Okay. Tama lang din naman. Kasi nakapunta ako. Kasi nakawala yung mga kuryente, di ba? Nakakaroon ng ano.